homosexual, third sex, gay, syoke o bakla. Ano man ang nais nating itawag sa kanilang uri, hindi natin sila dapat husgahan o maliitin. Hindi natin dapat kalimutang tulad natin ay tao rin sila. May mga sariling kahinaan at kalakasan. Marunong ding magmahal at masaktan. Pagkatapos nating bigyang buhay ang kasaysayan ng kanilang lahi sa mga episodes na tulad ng Sinturon, Susi at Kandado, Relo at iba pa, naririto na naman tayong muli para sama-samang saksihan ang naiibang kwentong ganito ang uri mula kay Dodong ng Caloocan City. Bakit pinasan mo magsusyo na ako? Oh! Patay mo! Ladies, gentlemen, and gays, let's all welcome the star of the show, Miss Birith Romero! Lamang akong Dodong. Sa mismong maliit na bahay ko, may mumurahing parlor ako sa umaga. Doon, mulat-mula pa'y nakaramay ko na si Chiki, hindi lang bilang isang masipag na beautician, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Sa gabi, star impersonator ako ng isang kilalang gay bar, kung saan bininyagan at tinawag akong Didith. Charo, sa totoo'y simpleng bakla lamang ako na may mga simpleng pangarap. Ngunit kailangan kong sikmurain ang pagbibihis babae bilang dagdag kita sa sanay mas mabilis na paggaling ng aking tatay. Matagal na siyang bedridden hanggang isang araw ngay namatay na siya.
Masakit na masakit sa akin yun, Charo. Dahil mahal na mahal ko ang aking tatay na nagpalakit tanging umunawa sa aking pagkatao. Akala ko'y magsisimula akong mabuhay ulit ng nag-iisa. Hindi ko akalaing may mga pangyayari palang darating na palagi magpapaalala at magpapatuloy ng mga tuwa't lungkot na iniwan ni tatay. Sabi ko na nga ba na, andito ka na naman eh. Dong, tahimik na si tatay. Hindi naman sa pagmamahadera, no? Pero baka ikaw naman ang maluka-luka sa pagdadala mo ng mga bulaklak dito. Eh, if I know, wish naman niya na i-smell eh, dahil dead si na siya. Bakit sinundan mo na naman ako dito? Eh, paano po? Nagpunta ko kanina yung manager ninyo sa gay bar. May pinapabos sa yung listahan ng costumes mo para daw sa show niyo bukas. Yun, tuloy daw yung show niyo sa Muntinlupa. Para yun lang pala eh. Ay! Anong yun lang pala? Eh, kung gabihin na naman ikaw ng super gabi, eh, hindi naman ako makakapaglamierda mamaya. Gawa lang kahihintay sa'yo sa parlor. Ikaw talaga? Basta kakikayan. Bilis ka talaga. Teka na nga. Ay, mama, kung makikita mo lang yung, ba? Kung makikita mo yung date ko mamaya, Romy Samenta ang dating, feeling ko tuloy si Sherlock Cruz ako. Show pa tayo mamaya. Ay, kasi ang tagal-tagal makipag-usap ni Colonel eh. Didit! Didit! Hi! Babatiin lang sana kita. Ang ganda-ganda nung pagkanta mo, saka yung pagpapatawa mo. Napasaya mo kami lahat. Salamat. Kami nga dapat magpasalamat sa'yo eh. Ito nga pala oh, para sa'yo. Naku! Pasensya ka na dyan. Salamat ha. Ako nga pala si Nanding. Ay. Kung hindi sana istorbo sa'yo, gusto sana kitang maging kaibigan eh. Saka kung pwede, susulatan kita. Oo, oh, sige. Talaga? Okay lang. Ano, sulat mo na lang dito yung address mo. Pasensya ka na dyan. Palara. Okay lang. Git, pag sinulatan kita, nahulog pa. Ay, kus. Sorry. Hindi, hindi ko sabihin pag sumulat naman ako sa'yo, o sakaling hindi ka naman busy doon sa pagkanta mo, sagutin mo ako, ha? Oo ba? Sige. Oh, ano? Tapos na? Oo. Oh, para na! Oh, sige, bye-bye, ha? Didi. Salamat. Hintay mo yung sulat ko, ha? Oo, sige, bye-bye.
lang, may dumaring na sulat galing sa bilanggong yan. Bilanggong walang magawa, naiinip, dahil masamang tao pa rin yan. Chiki, hindi lahat ng nabibilanggo masasamang tao. Tignan mo nga yung boyfriend mo, oh. Nasa laya nga. Pero kung hututang ka naman, binubugbog ka pa. Oo nga, no? Kita mo na? Alam mo, Chiki, hindi ako magsasawa kahit araw-araw pa akong sulatan ni Nanding. Dahil alam ko, mula nung binigyan niya ako ng bulaklak nung makita kami sa Bilibid, alam ko hindi siya likas na masamang tao. Chiki! Alam mo, ang saya-saya ko nga eh. Dati, si tatay lang humahanga at pumapansin sa akin. Ngayon, nandiyan na si Nanding. Ay wala nang tigil ang pagsusulatan namin ni Nanding. Kabaligtaran sa paniniwala ni Chiki, hindi na lamang basta pamatay inip ang pagsusulatan yun para sa aming dalawa. Wala kaming inilihim sa isa't isa. Napagkwentuhan na namin ang ultimo kaliit-liitang detalye ng aming mga pinagmulan. Masasabi din na pagtitiwala ang tunay na nagpatatag ng aming pagkakaibigan. Hanggang sa maging bahagi na nga ng buhay ko ang madalas na pagdalaw kay Nanding sa kulungan. Alam mo, Didit? Dom, masaya-saya ko pag dumadalaw ka. Putang, ako, lalo naman ako. Kaya lang, parang nahihiya ako kasi baka kung ano isipin yung mga kasamahan mo eh. Mababait yung mga kasamahan ko rito. Alam mo, miskin na yung mga hindi namin talaga mga kasama rito, yung mga tagalabas. Naiintindihan din nila. Maski na magsuot babae ka pa. Alam mo, Dong? Simple ka lang. Pero parang babae ka na rin. Hindi ba katulad ng mga iba dyan. Makaharot, magagaslaw. Pero ikaw, dahil merong rason, may dahilan. Dahil nagtatrabaho ka. Dahil gusto mo lang mabuhay ng marangal. Doon ako hanan-hana sa'yo, pati nga yung mga kasama ko dito sa loob eh. Alam mo, Dong? Nagpapasalamat ako sa'yo dahil pinansin mo ako eh. Alam mo, marami na ako nakilala dito. At maraming na akong nakapenpal. Pero isang sulat lang. Tapos, wala na, hindi na sila sumasagot. Hindi mo lang alam kung seryoso to daw nga. Alam mo, hindi mo lang alam kung gaano kaganda itong ginawa mo sa buhay ko. Alam mo, dati, maski na yung balutan ng gawgaw, binabasa ko yun. Malibang lang ako. Pero, naiinip pa rin ako. Eh ngayon, dito ka na. Doon na sila. Ingit na ingit sa akin eh. Dahil sila, yung mga kasama kong iba dyan, may mga asawa. Babae pa. Pero, mahaba-habang taon na rin silang hindi dinadalaw. Siyempre, yung iba kasi, alam mo na, mga nagsipag-asawa na. Mga nasa labas na tulad din ni Inay. Alam mo, Dong,
Maski na isang beses hindi ako dinalaw dito ni Inay. Kanong mag-alala, huwag ka masyado nag-iisip. 3 taon na lang. Nabuno mo na yung 15 taon. Oh, di makikita mo na rin ang nanay mo. Gustong-gusto ko na talagang lumaya dito. Pero parang ayoko na magkita pa kami uli ni Inay. Dahil alam ko naman na matagal na niya akong tinuring na patay. Uy, hindi mo ka magsalita ng ganyan. Pero alam mo dong, mas doble-doble ngayon ang pangarap kong makalaya. Oras na makalaya ako dito. Sisikapin kong masuklian ang lahat ng mga kabuti ng ginagawa mo sa akin. Kayo po bang inan ni Nandiyo, si Aling Lucing? Sino ka? Isang kaibigan po. Eh, talaga pong hinanap po kayo kahit hindi alam ni Nandiyo. Bakit? Matay na ba niyo sa kumulungan? Bawal ko sa gano'n, kitaap niyo sa ilog! Wala nang makakulong siya. Hirap at blusa ang binigay niya sa akin. Wala akong pera yung magpapalibigin sa kanya. Buhay pa po si Nandiyo. Umalis ka na. Makakulong siya. Dahil pinatay niya ang tiyudado niya. Mula na nun, pinatay na rin niya ako. Dahil hindi lang ako nag-iisa. At pinatay niya lahat ang mga pangarap ko para sa kanya. Kung hindi namatay ang tiyudado niya, at nakatapos siya ng pag-aaral, sana, hindi ako yung kakandakuban sa paglalabat pagkitinda. Para lang mabuhay dahil wala siya. Sige po, alis na po ako. Salamat po. Ano nga pala pangalan mo? Dodong po. Dodong? Sige, kumusta na lang ako, Nanding. Sana nga. Buhay pa ako paglaya niya. Hindi ka talaga, ha? Parang pala pangunisang buong bigano mga bilanggo dyan sa munti. Kaka, hindi gano ko ito kay Nanding. Pero, Chiki. Saya-saya po. Iba-iba talaga si Nanding. Kasi, ginagawa niya akong girl. Hindi sa totoo lang, eh, di ba tayo naman? O, nagpe-pay lang tayo. Nangahagip tayo ng moon. Pay ng pay. Tapos wala na. Eh ako nga minsan feel ko na eh. Yung bang gusto ko na yung guy, kaya lang hindi pwede. Siguro kasi andyan pa si tatay. Pero susunod ako talaga. Andyan na po. Binibigyan niya ako ng importansya. Pasunod po. Ingit ka? Ang tinan ko ang ilan ng kapatid yun. Mag-aaral. Mata ko sa uncle. Mag-aaral. Marami pang mga kriminal na doon. Sabay ko mo yun. Pagkara, isang mga ako naman sa mga doon. Dong. Marami salamat ha. Sobra-sobra na itong ginagawa mo para sa akin. Wala yun. Isabi ko nga sana mas masaya tayo ngayon kung kasama ko si Nay. Hindi mo na sana pinuntahan pa yun. Sanay na naman ako sa maraming birthday ko na umiiyak. Ha? Huwag ko nga pala. Dong. Dok. Dok, ba't akong binibigyan mo? Eh, ikaw may birthday. Napakarami nyo nang naibigay mo sa akin kahit nga hindi ko birthday.
po. Wow. Grap. Gwapo mo dito ah. May mo lang nalaman? Eh kasi mayroong mga magumalo dito ang nasa photograph eh. Pinunang kami. Binigay sa akin yan. Kaya anin ko naman dito yan. Ingatan mo na lang para lagi mo ako naaalala. Mahirap na nga sigurong makalimutan ang tulad ni Nanding bilang isang natatanging lalaking nagpaligaya sa akin. Nagpatuloy ang maganda naming pagtitinginan. Magkaramay kami sa lahat at patuloy rin na pinagsaluhan ang mga nalalabi pang pangarap, kahit may mga rehas at pagarparing nakapagitan sa aming dalawa. Mga tatlong birthday pa ni Nanding ang masayang lumipas sa kulungan. Walang sandaling hindi ko ipinananalangin ang mabilis niyang paglaya. Hanggang isang araw. Nanding? Nanding? Pwede ba akong magpagupit? Nanding! Dong, lumaya na ako, Dong! Nanding! Tika. Kumain ka muna, ha? Paghahain kita. Kumain ka muna, tapos pag dumating si Chiki, magse-celebrate tayo lang din. Umupo ka muna dyan. Kumain mo niya, ako, sinabi ko sa iyo kanina, iwanan mo na yan. Kaya ko na yan eh. Gusto mo bang mapasma ka? Baga po ka nagugupit dyan ah. May bago sinain dyan. May ulam na rin. Mabuti pa kumain ka na pagkatapos hahatid kita sa gaybar. Anak ko, hindi pwede. Kaya ko naman nun eh. Tsaka yung ka nang pupunta ka doon mamaya pag hinalaan ka pala ng kolpoy. Oh, wala sa akin yun. Tsaka diba, big night ngayon doon? Nakita ko, ang dami ng costume na dadalhin mo. Ako na magbibitbit nun. Ay nako, bahala ka. So nga pala, kamusta yung pag-a-apply mo ng trabaho? Oh, bakit? Ganun pa rin. Ex-comic daw ako eh. Walang bakante. Kasalan sa doon sa pabrika. Nang pabrika ng alak, maliit lang sweldo pero pwede na. Ang importante, may trabaho na ako. Naku, eh di maganda! Hindi... Sino to? Ay, yung tubero kasi inaayos yung silang lipo natin eh. Alam ko, pero... Di ba sinabi ko naman sa'yo yung timing na lang ako? Eh, alam ko naman gawin yan eh! Tinagawa mo ko wala silbi dito eh. Nanding!
Sorry ah. Okay lang yan. Dong, hindi naman kita gustong sigawan eh. Naiiyalan kasi ako sa'yo eh. Lalaki ko. Magkasama tayo sa bahay. Tagal-tagal din naman ako umasa sa'yo nung nasa kulungan ako eh. Gusto ko lang naman, ito pa rin yung pangako ko na magantihan kita sa atensyon na ipinuhos mo sa akin. Nung panahong kailangan ko ng karamay at kaibigan. Hindi. Wala ka namang ginawang masama eh. Actually, kaya lang naman ako nandito kasi marami kang ginagawang nagbabalik yung mga alaala ko sa mga magagandang ginawa sa akin ni tatay. Kasi naalala ko nun, nakulong siya dahil halos basagin niya yung pagmumukha ng isang teenager na bumastos sa akin sa maraming tao. Ngayon, bakla nga ako. Pero nung nakalaya siya, dami-dami niyang pinawi. Parang ikaw. Hindi, wala ka namang dapat bayaran eh. Magkaiba man, parang si tatay, mahal na mahal kita. Hindi, kung kailangan mo ako, mas kailangan kita. Charo, bihira nga siguro ang maniniwala sa kagandahan ng sitwasyon namin ni Nanding. Pinatunayan lamang ng aming pagsasama na ang bawat mabait na tao ay may katapat rin na tulad niya. At kapag pinakitaan mo ng tunay na pagmamahal ang isang taong matagal nang nag-akalang wala nang nagmamahal sa kanya, ay mamahalin ka pa niya ng higit, maging sino ka man. Mabilis nga lumakad ang mga araw na lalo kaming naging matibay ni Nanding. Sa maraming pagkakataon, pinatunayan niyang hindi lamang siya basta kaibigan o pagmahal, kundi para na rin isang responsableng haligi ng tahanan. Dong! Dong! Ito ang sweldo ko. Yung binayad ko lang sa kantin na nabawas niyan. Eh, sinabi ko naman sa'yo, pwede mo na ibangko to eh. Baala ka na dyan. Para sa ating dalawa naman yan eh. Saka para sundin mo na yung sinasabi ko sa inyo, tumigil ka na doon sa pagkanta at saka pagpatawa doon sa gay bar. Ano pa ba ginagawa ko? Uy, sa nga pala ha, kanina may nagpunta dito, nahanap ka. Matabang lalaki. Pangit. Tapos may kasama pa siyang pulis o mga militar yata yun, basta may dalang baril. Nung hindi ka nadat nandito, babalik na lang daw. Kaya pala, iba yung naka-duty checker kanina doon. Ano ka, Ama? Yung si ano eh, si Amante. Yun yung checker namin ng mga alak doon. At yung mga militar naman, yun yung mga kasabot niya sa paglalabas ng mga ninanakaw na alak. Naalala mo, ito yung araw ng anniversary ng Munting Lupa. Noong una kitang makilala. Ang ganda nandiyan. Salamat ulit. Nanding, ang ganda naman nito. Salamat ha. Nanding,
masamain na. Katulad ng pinakikiusap ko sa'yo noon, puntahan mo ng nanay mo. Kasi sa kanya mo dapat ibigay ito eh. Sa pag-uusap niyo nun, di ba? Hindi pa rin yung matanggap na napatay ko si Uncle Dado dahil mahal ko siya. Mayroon mong ibang babae yun eh. Niloloko at sinasaktan na siya. Hindi na tagal na yun eh. Mas maswerte ka nga kaysa sa akin eh. Ako nga hindi ko alam kung paano magkaroon ng isang ina. Sa akin. Ikiusap ako, Inay. Sana kahit ngayon lang iparamdam niyo naman sa akin na anak niyo pa rin ako. Naghihintay na. Sana mayakap po kayo. Nay. Kung talagang... hindi na tayo magkakasama. Gusto ko lang sana tandaan mo. Ko sa'yo, Inay. Mahal na mahal kita. Nandin. Nandin. Yeah.
pagkikita at pagkakasundong muli ni Nanding at ng kanyang ina. Si Nanding na rin ang nagpakilala sa kanyang nanay kung ano ang buhay niya ngayon at kung gaano kaganda ang aming samahan. Mula nga noon, naging close na rin kami ng nanay ni Nanding at talagang bahagi na rin siya ng araw-araw naming buhay. Hanggang sa dumating na naman ang isang problemang hindi ko inaasahan na magpapabago pala ng takbo ng lahat. Dito yung amante, kasama yung mga militar. Hinahanap ka kasi nagpuslit ka doon ng mga anak doon sa pabrika. Nung hindi ka nakita dito, yan, pinagbukasagit yung father ko. Kailangan mo kawin yun. Kaya mo binigyan mo ako ng kwintas kasi marunong ka na magnakaw. Yung akala ko, kilala mo na ako. Nanginiwala ka sa kanila, doon hindi ako magnakaw. Nanggaling na ako doon sa loob, hindi na ako magpapakulong ulit. At sa pagnanakaw pa, lahat yung mga binili ko para sa'yo, lalo-lalo na ikuntas, pinagpawisan ko lahat dyan. Dong, nag-o-overtime ako araw-araw para sumaya ka. Ha? Gusto kong makatulong sa mga gastos mo dito, lalo-lalo na ngayon, cargo pa si inay. Eh, sila nga ito magnanakaw! Ayoko sumali doon sa anumalya nila, kaya... Kasi... Ex-COVID na nga ako eh! Gusto ko baguhin yung buhay ko! Gusto ko linisin ang buhay ko, kaya ako itong sinisira nila at dinudumihan. Dinudumihan sa iba! Dong, hindi ako magnanakaw! Tulad ka pa rin pala ng iba eh! Criminal pa rin ang tingin sa akin! Akala ko... Pakampi kita habang hirap na hirap ako sa pagbabagong buhay. Kasi po meron ako nasabi na nasaktan yata siya, eh hindi ko naman po alam yun eh. Ano bang gagawin natin? Inay, hindi na bali po. Ako na lang ang bahala. Basta pag nagpunta po dito si Nandi, kayo na po sanang bahala magpapaliwanag sa kanya. Oh sige. Basta balitaan mo po ha. Mag-iingat ka. Inay, sana po pag-isipan niyo rin yung sinabi ko sa inyo. Siguro mas makakabuti magsama-sama na lang tayo ni Nanding sa isang bahay. Sige po, Inay. Nanding? Nanding, hinahanap kita eh. Sorry ah. Dom, hindi na ako pwede magtagal dito. Sinubo ko na sa management yung mga hayop na magnanakaw na yun. Ako pa gusto niya din. Nanding. Tuloy muna ako kay Inay. Dom, hindi nila alam yun. Mabuti na rin siguro yun. Siguro talagang doon ako din nalang ng pagkakataon para mabawi ko naman yung matagal na panahon din. Kakawalay namin ni Inay. Para naman siguro magkasama naman ako ng matagal-tagal. Dom. Maraming salamat sa'yo.
Kung hindi dahil sa'yo, nakalimutan ko na may nanay pa ako. Ano din? Hindi, Dong. Huwag kang kalala. Hindi ako galit sa'yo. Sa dami ng mga magagandang bagay na ginawa mo sa buhay ko, hindi ako pwedeng galit sa'yo. At hindi ako pwedeng gumawa ng kahit na anong kasasama ng loob mo. Natagal rin ako ng buhay ng para sa'yo. Kasama yung anak ko. Naku, inay. Eh, isang linggo na po nakakaraan eh. Hindi siya nakarating dito. Aba eh, hindi pa. Ano kayo nangyari kay Nanding? Ayun ko. Ay, ano na? Tumuro tayo sa loob. Charo, naguluhan at natakot ako noon. Para akong nauupos na kandila habang kami ng inay ni Nanding ay hindi tumigil sa paghahanap. Pumunta kami sa mga ospital at headquarters. Pati sa pabrika, kahit mga taong hindi ko kilala ay pinagtanungan ko na. Hanggang isang araw, ang takot ay naging isang ganap na katotohanan. Dude!
sayang. Hindi mo lang nila binigyan ng pagkakataong magbagong buhay ang aking anak. Ako rin. Hindi mo lang ako nagkaroon ng pagkakataong magsisi at magpasalamat. At ang pinakamasakit sa akin, hindi ko man lang nasabi sa kanya. Mahal ko siya. Hindi, anak. Mahal kita. Mahal. Sana naiisip ko pa ako. Nay, ang sinato magpapatuloy na naiwan lang din. Nay, mas matutuwa ko siya pag hindi na tayo nagkahiwalay. Kayo po ang pinamagandang alaala ng nangyay. Hindi ako nagkaroon sa buong buhay ko. Huwag kita nga eh. Kapulat ng papapaan sa iyo ng nangyay. Pasyam ka na. Tsaka tapos na rin yung 40 days ni Nandin. Medyo tigilan mo ngayon pagtitirik mo ng kandila tsaka yung paglalagay mo ng bulaklak sa retrato niya. Kung mag-alala, di pa naman ako naluloko eh. Pero alam mo, Chiki, hindi ko na talaga makakalimutan si Nandiyang. Iba kasing kulay at sigla ang binigay niya sa buhay ko eh. Babalik ako sa dati. Pero maubos man ang bulaklak sa mundo, bibigyan at bibigyan ko pa rin siya ng bulaklak. Kasi doon lang siya nabubuhay sa akin. Ayoko isipin patay na si Lutin. Sana nga, pumayag na si Nanay Lucy na sumama sa akin at kupkupin ko siya. Kasi, si Nanay Lucinda naman at ikaw, ang buong buhay ko. Diba yan? Dahil kaya na rin yung patituloy ako, kapakry-cry. Thank you.
Ladies and gentlemen and fellow faggots, let's all welcome back the original star of our show, Miss David Romero. Kasama ng nanay niya. Maginhawa naman kami at nagpatuloy na ako sa pagsisyo. Malakas naman ang payor na marami na rin improvement at may karinderya na rin kami sa tabi na pinamamahalaan ni Nanay Lucine. Swerte naman at nagjadya pa na rin ako. Pero sa totoo lang, Charo, kahit saan ako magpunta, nasa puso ko pa rin si Nanding. Maraming taon na rin naman ang lumipas, pero napapangatawanan ko pa rin parang puon ang kanyang litrato na tuwing hapon ay inaalayan ko ng sariwang bulaklak. Charo, hindi pa rin ako nagsasalita ng tapos. Pero sa mga naranasan ko kay Nanding, alam kong mahihirapan na akong umibig pang muli. More power sa number one at napakaganda mong programang maalaala mo kaya. Nagpapasalamat at nagmamahal, Dodong. Hindi nga pinipili ng Diyos kung kaninong uri ng tao na ilalagay ang puso. Dahil lahat tayo ay nagtataglay noon. Nagkakaiba-iba nga lamang ito sa sukat. Kung gaano kalawak ang kapasidad nitong umunawa at magmahal ng kapwa. Sana nga ay laging may malaking puwang sa ating puso para tayo ay magmahal at mahalin. Sana rin ang bawat puso ay nilikhang minsan lang magmahal. Wagas, tapat, hanggang kamatayan o kahit sa kabila pa ng walang hanggan. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po.